Hi guys, ito po si Master Ang. Guys, today ang pag-uusapan natin, it's about Lucky Charm. Marami ang tumatawag sa akin at nagtatanong, Master, meron bang mga peke na Lucky Charm? O meron bang mga nagbebenta ng Lucky Charm na ang plano lang nila is manloko? Okay, ngayon, sasagutin ko na po yan. Pero bago ang lahat, hayaan nyo muna akong humingi ng tawad sa lahat ng mga nanonood. Kasi kung minsan, hindi ko po hawak ang mga pag-iisip ninyo. Pwede nyong sabihin na sinisiraan ko ang mga nagtitinda ng Lucky Charm. Sa kagustuhan ko na iangat ang sarili ko. Hindi po. Sa maniwala po kayo, hindi. Pero hindi ko maiaalis sa isipan ninyo kung yun ang gusto nyong isipin. Kasi may mga ibang mga nanonood, meron silang mga punsoy expert na gusto nila, parang sinosuportahan nila. Kaya kapag napanood nila ako na nagsasalita, na kahit na nagtuturo na nga ako ng totoo, nagsasabi na nga ako ng totoo, pero may mga iba na loyal sa mga punsoy expert nila na hindi nila magugustuhan ng mga sinasabi ko. Maaaring ibas nila ako. O maaaring gawan nila ako ng hindi maganda. May mga iba naman na nagtitinda ng Lucky Charm na kapag napanood nila ako, hindi nila gusto itong sinasabi ko. Kasi maaaring tinatamaan sila o maaaring hindi nila gusto kasi nagigising ang mga tao sa katotohanan. Eh ayaw nila nun. Ayaw nila na kayo ay nagigising. Ang gusto nila, bulag kayo sa katotohanan. Para nga naman, tuloy-tuloy ang pagtinda nila ng Lucky Charm. Kahit na hindi naman totoo yung Lucky Charm, kahit na hindi nila alam o wala silang kaalaman, makakapagtinda sila dahil ang mga tao walang alam. Kaya ngayon, bago ko umpisahan to, humihingi na po ako ng tawad sa mga nanonood. Kung sino man kayo, patawarin nyo na ako. Pero wala akong pakialam sa inyo kung tutuusin. Kasi pakikialaman ko na lang yung mga tao na magigising at yung mga tao na para matuto. May mga ibang tao na gustong panurin ako para matuto. Doon sa mga iba na medyo, alam nyo na, na-o-offend kayo, okay? Eh, hindi ko na kayo pakikialaman. Bahala na kayo. Pero humihingi na po ako ng tawad sa inyo kahit wala akong kasalanan. So ngayon, pag-usapan natin, no? Kasi marami ang mga nagtitinda ng Lucky Charm na hindi nyo alam kung ano ang totoo. Hindi nyo alam kung sila ba ay talagang legit or may alam sa mga Lucky Charm. Kasi marami ang bumibili ng Lucky Charm na pag lumalapit kayo, eh common na eh. Common na. Pampaswerte. Nagbibigay ng magandang kapalaran. Nagbibigay ng magandang salapi. At kapag ang pinag-uusapan naman is relasyon, love, nako, tatagal kayo kapag sinuot mo yan. Ganun yung mga common na sinasabi ng mga nagbebenta ng Lucky Charm. Pero sa maniwala kayo hindi, meron po talagang nangloloko. Kasi tandaan ninyo, ang Lucky Charm is business. Sa maniwala kayo hindi, business ang Lucky Charm. Business. Negosyo po yan. Negosyo. Ngayon, sa mga iba, mag-iingat po kayo. Lalo na kung ang pera ninyo ay katamtaman lang po. Pagkatapos, bibili ka ng Lucky Charm, tapos ang nabili mo, mali pa. Sayang naman yung pera. Sayang naman yung pinaghirapan mo, napunta sa wala. Kaya sa lahat ng mga tao, binabalaan ko kayo na para hindi naman po tapon yung pera ninyo, lumapit sa totoong Lucky Charm store. Marami po ang bumibili ng Lucky Charm sa online. Pero hindi nyo sila kilala. Hindi sila nagpapakilala kung sino sila. Oo. Yung iba,
Basta nakikita nyo lang kung saan-saan nagtitinda ng Lucky Charms sa online. Tapos binibili ninyo, pagkatapos sa paniniwala ninyo na ang ganda ng mga sinulat eh, ang ganda ng sinabi. Pagkatapos paniwalang paniwala kayo na magbibigay ng swerte sa inyo. Pero ang totoo, wala pong mangyayari sa binili niyong Lucky Charm. Kasi po, naloko po kayo. Ngayon, paano ang paraan ng panloloko nila? Ganito po yon. May mga nagtitinda ng Lucky Charm, unang-una sa lahat, okay, yung mga bracelet. Yung mga bracelet. Bracelet. May mga bracelet kasi na fake ang stone. Pero, sa ganda ng kulay, akala ninyo totoo yung stone. Kasi nga, nakukuha kayo sa ganda. Okay? So, mag-iingat po kayo. Kasi, may mga teke na stone na naglipa na sa online at sa mga Lucky Charm store. Sa maniwala kayo, hindi. Okay? Pagkatapos, may mga iba naman, may nagtitinda naman ng Lucky Charm na hindi maibigay sa inyo ang tamang Lucky Charm. Bakit? Kasi unang-una, pag tinanong nila, kailan ka pinanganak? Halimbawa, 1980, monkey ka. Pag tinanong naman ng iba, anong taong ka pinanganak? 1990, year of the horse ka. Parang ganun lang. Ganun lang. O pansinin nyo, sabihin nyo sa akin kung hindi ako totoo. Hindi man lang tinanong kung anong buwan at araw at taon. Kailangan kumpleto. Buwan, araw at taon. What if kung hindi ka nakapasok sa sinasabi natin na o 1980, kailan ba Chinese New Year? O, what if kung hindi ka nakapasok? Tandaan nyo, ang Chinese New Year kung minsan January o di kaya February. At depende pa sa araw. At sino nakakaalam niyan? Kami pong mga punsoy expert. Alam po namin ang mga Chinese New Year kahit ano pang taon yan. Alam po namin yan. Kaya lang po, marami po sa mga nagtitinda ng Lucky Charm, ganun po ang paraan nila. Pag sinabi mong ganito ang taon mo, 1980, 1990, sasabihin ka agad nila yung zodiac sign. Pero hindi man lang nila tinatanong yung buwan, araw at taon. At higit sa lahat, importante na alam namin kung anong element ng kapanganakan mo at anong element ng zodiac sign mo. Marami po sa mga nagtitinda ng Lucky Charm, hindi marunong sa element. Bakit? Kasi po wala po silang alam sa mga Lucky Charm. At wala rin po silang alam sa punsoy. May connection po ang Lucky Charm sa punsoy. Tandaan niyo po yan. Punsoy tawag sa mga Pilipino. Feng Shui naman po sa Western. Hong Shui sa Chinese. Marami pang pronunciation. Pero, katulad ng sinabi ko, mag-iingat po kayo. Ito pong Lucky Charm to ay may connection po sa Feng Shui o punsoy. Ay alam po, yung iba dyan, walang alam sa punsoy. Basta't ang alam lang po, magbenta, magbenta, magbenta. Kasi nga, gusto nilang kumita ng pera. Pero totoo ang sinasabi ko, naglipa na po ang mga manloloko na nagtitinda sa social media na akala mo kung sino nakaupo, ang ganda ng video, pero hindi nyo alam. Maganda lang ang video pero walang alam. Wala talaga, guys, wala. Sa maniwala kayo hindi, walang ibang makakapunan ng mga ganitong bagay, kundi kami lang mga punsoy. Kasi nalalaman po namin, isang galaw, isa lang ang tingin namin, alam na namin. Ginagalingan nila sa paraan ng pagsasalita, especially sa Tagalog word. Ginagalingan nila, yung mga pilantik ng Tagalog nila, ang ganda-ganda. Kaya kayo, nakukuha para bumili. O, ingat kayo dyan. Marami pong manloloko ngayon. Ingat po. Kaya sa lahat ng bibili ng Lucky Charm, maging mapanuri. Kasi kapag hindi, patay. Maloloko ka. Mauubos lang ang pera mo.
bumibili ka lang ng mga maling lucky charm na hindi makakatulong. Marami na po akong nakita mga tao na lumapit sa akin, "Master, binili ko itong lucky charm neto. Pero bakit wala pong nangyari?" Ayoko naman magsalita against sa mga nagtitinda ng lucky charm. Lalo na kung binabanggit nila kung saan nila binili. Ayoko magsalita kasi ang pangit tingnan. Ako general lang. Hindi ako pwedeng magbanggit ng mga pangalan o hindi ako pwedeng manira ng mga punsoy expert o mga lucky charm store. Hindi po pwede. Ang pangit tingnan. Pwede ko lang po sabihin in general na wala akong binabanggit na pangalan kasi pangit tingnan. Parang ang dating, sinisiraan ko sila at ako naman, inaangat ko ang sarili ko. So, ganito ang paraan na sinasabi ko. Tinatanong ko sa kanila, paano binigay sa iyo ang lucky charm? Tinanong ba sa iyo ang ganito, 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 ganito? Hindi po. Naidaan ba yan sa singing bowl? Ay, hindi po kasi blessed na daw po yan. Hindi na po kailangan dumaan sa singing bowl. Ah, ganun ba? Pero hindi po pwede. Kailangan po dumadaan po sa singing bowl. Kailangan po pagka may mga lucky charm store, kailangan po meron po silang singing bowl. Required po yan. Kumbaga sa ano, yan po ang weapon ng mga lucky charm store. Ay, wala po eh. So I'm sorry. Wala na po akong masasabi. Siguro, kayo na lang po makakapagsabi. Kung sa tingin nyo hindi effective, isipin nyo na po anong gusto nyo isipin. Ganon ang paraan ng pagsasalita ko. Kaya sa lahat ng mga tao, mag-iingat po kayo. Kasi marami pong biktima ng mga manlulokong mga nagtitinda ng lucky charm. O ngayon, meron naman po tayo mga binibili na pansabit. Halimbawa, sample lang ko, kuha ako ng isa. Halimbawa, eto. Okay? O di kaya, magbigay pa ako ng isang halimbawa. Eto. Ngayon, meron po nakalagay na, minsan sa taas niya, meron po nakalagay na mga animal signs. Let's say for example, etong taon nito tiger, next year rabbit. So may nakalagay sa taas, bukod dito sa mga ganito. Pero marami sa mga nagtitinda ng lucky charm, hindi tinatanong kung sino-sino mga nakatira sa bahay. Baka makaapekto kapag nagsabit ka ng tiger at rabbit, baka mamaya makaapekto sa mga nakatira dyan. Wala silang pakialam sa inyo, sa maniwala kayo hindi. Walang nagtitinda ng lucky charm na tinatanong kung sino-sino mga nakatira. Kasi hindi nila pinakikialaman yan. Ang gusto lang nila, benta. Matigas ang pagkakasabi ko dahil alam nyo totoo sinasabi ko. Panahon na para magising kayo. At ginigising ko lang kayo sa katotohanan. Medyo akala nyo galit ako. Hindi. Ganito lang ang paraan ng pagsasalita ko para pumasok sa puso mo at sa isip mo ang mga sinasabi ko. Ganito talaga ako, matapang. Pero alam mo na totoo ang sinabi ko na marami nagbebenta ng mga palawit na kung minsan may mga animal signs, hindi tinatanong kung sino-sino mga nakatira. Kasi yung mga halimbawa, tiger, rabbit, may mga affected na zodiac sign na kapag isinabit mo sa bahay mo, ikaw maaari kang swerte, paano naman yung mga nakatira sa iba? Na nakatira sa bahay mo, paano naman yung mga iba? What if kung sila naman na naapektuhan, ikaw naman ang sinwerte? So mag-iingat po tayo. Kasi totoo ang sinasabi ko. Maaaring masakit lang marinig at masakit ang paraan ng pagsasalita ko. Pero sa maniwala kayo hindi, ginigising ko kayo. Walang scripted dito. Akala nyo pag nagsasalita ako, scripted? Hindi ah. Napapahinto ko kasi nag-iisip ako ng mga Tagalog na pwede kong bitawan. Baka mamaya may masabi ako na bawal. O, diba? So, matapang na nga ako, tapos di pa ako mag-iisip ng mga sasabihin ko. E paano yun? Baka mamaya nakakasakit na ako ng damdamin ng tao. Pero sa maniwala kayo hindi, meron pong mga manloloko na nagtitinda ng lucky charm. At meron din pong mga lucky charm store na kahit may punsoy expert, pwede rin kayo ma-take advantage. Kasi kunin mo to, kunin mo to, kunin mo to, kunin mo to, kunin mo, kunin mo, eto. Ay, nako.
Lahat gusto nilang ibenta sa iyo. Puro lahat na maganda. Paano? Kasi alam nila na kapag nakita ka, yung pagsasalita mo pa lang, pagtatanong mo pa lang, aral na nila. Alam na nila kung paano kanila lolokohin. Kaya dapat mag-iingat po kayo. Kasi ako, honestly, hindi sa binubuhat ko yung bangko ko. May batas ako eh. Bumili o hindi bumili, kinakausap ko. Wala akong pakialam kung hindi ka bibili. Kung bibili ka, salamat. Kung hindi ka bibili, lumapit ka sa akin, magtanong ka sa akin. Hindi ako nagmamadali. Kasi makikita mo, sa isang tunay na Lucky Charm store, pag gusto kayong tulungan, hindi sila nagmamadali. Kaya lang, marami sa mga Lucky Charm store, masungit na kapag tanong ka ng tanong. Parang pakiramdam nila, hindi ka bibili. Nagtatanong ka lang. Ako hindi. Sa maniwala kayo, hindi. Marami nang pumunta sa akin. Hindi ko sila sinungitan. Talagang kinakausap ko. Nagtsatsaga ako. Bakit? Kasi bilang isang punsoy expert, kailangan ko talagang tulungan ng mga tao. Kahit may pera o walang pera. Libre consultation nga ang binibigay ko. Matagal na po ako sa larangan ng punsoy. At kung talagang hindi ko ginagawa, dapat marami na po nagagalit sa akin. At dapat hindi na ako tumagal. Hindi na ako binabalik-balikan ng mga tao. Pero sa maniwala kayo, hindi. May mga batas ako na hindi para mag-take advantage, kung hindi para tulungan ng mga tao. Alam ko, medyo binubuhat ko ang bangko ko. Pero yun ang totoo. Kasi dapat po sa lahat ng mga nagtitinda, huwag kayong magmamadali. Hindi dahil sa gusto, hindi dahil sa parang pakiramdam nyo hindi bibili dahil naghahabol kayo ng benta. Kasi kadalasan ng mga Lucky Charm store, naghahabol ng benta. Oo. Kaya tingnan nyo, talagang nagte-take advantage sila. Bakit? Iba ang presyo sa store, iba ang presyo sa online. Kasi bakit? Pag sa online, hindi nyo sila nakikita eh. Hindi nyo alam kung kanino yan. Kaya hindi nila nilalagay yung pangalan. Kasi bakit? Kasi mura sa online, pero pagdating mo sa store nila, mahal. Ganyan ang mga manlulokong mga nagtitinda ng Lucky Charm. Meron silang physical store na napakamahal, meron naman silang online na mura. Tingnan nyo. Panloloko na ang ginagawa nila. At pagkatapos, kayo naman, napapaniwala kayo sa galing ng pagsasalita nila. Parang mabulaklak. Para ka nililigawan. Di ba ang babae nililigawan, sinusuyo, inaamo para mapasagot niya ang babae? Ganon din po kayong mga nagbumibili ng Lucky Charm. Sinusuyo kayo. Pagkatapos, pag nasuyo na kayo, na-convince na kayo, bibili na kayo. Okay? Ito naman ang gusto kong ipaliwanag sa lahat ng mga tao. Huwag kang tatanga-tanga. Kasi bakit? Ang habol lang ng mga Lucky Charm store, pera mo. Pakiramdaman mo. Kailangan pakiramdaman mo kung talagang totoo sila. Gamitin mo ang utak mo. Huwag yung sa kagustuhan mo lang bumili ng Lucky Charm, hindi mo na ginagamit ang utak mo. Ako, tinuturuan ko kayo dahil napapanahon na para magising ang mga tao. Pahirapan nyo kaming mga punsoy expert. Pahirapan nyo kaming mga nagbebenta ng Lucky Charm. Para hindi kayo madaling maloko. Pahirapan nyo kami para lalo kami ma-challenge. Para tulungan kayo. Hindi yung parang ang dali-dali nyo mapaniwala pagkatapos niloloko na pala kayo. Diba ang sakit? Kaya sa lahat ng mga nanonood, bilin ko maging maingat, maging mapanuri. Alam nyo, totoo sinabi ko, pahirapan nyo kami. Pahirapan nyo kami. Tanong kayo ng tanong. Hindi yung basta ka bibili ng bibili, bibili ka ng bibili. Pahirapan nyo kami para makuha ninyo kung ano yung gusto nyo makuha sa amin. Hindi lang dahil sa bumili ka lang. Eh, niloko ka na eh. Wala ka nga nakuha eh. Wala ka nga alam eh. Umalis ka, binili mo, akala mo pwede na. Effective to. Naku, maganda to. Naku, saswerte na ko. Tanga. Wala kang tinanong. Wala kang inalam. Basta ka lang naniwala. Hindi man lang
hindi dinaan sa tama, hindi ka nagtanong kung anong gusto mo malaman. Lalo na doon sa binili mo. Kasi pakiramdam mo, nagmamadali siya, kaya binili mo, pagkatapos, tapos na, umalis ka na. Kasi iniiksian nila yung salita, hindi pwede. Kasi halatang halata, pera lang ang gusto nila. Kasi pag maiksi ang salita, parang hindi sila nahihirapan. Dapat nga, ang totoong Lucky Charm store, pag nagbebenta, namamaos. Dahil tungkulin nyo yan, magtanong at alamin lahat ang gusto nyo malaman. So, ito ang sinasabi ko sa inyo. Walang manloloko kung walang bobo at tanga. Opo, iniba ko na po. Dati, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Ngayon, walang manloloko kung walang bobo at tanga. Kasi ang hinahanap ng mga manloloko ay ang mga bobo at tanga. Sa maniwala kayo, hindi. Masakit nga lang pakinggan. Masakit. Kaya pwede kayo magalit sa akin. Ngayon ang tanong, ikaw, bobo ka ba o tanga na bibili ng Lucky Charm ng basta-basta nang hindi ka naman nagtatanong ng tama? Alamin mo lahat. At pakiramdaman mo kung masungit na o nagmamadali na. Alam mo, kapag ang isang Lucky Charm store masungit na, nagmamadali, hindi na totoong pampaswerte yan. Baka malasing ka pa. Kasi lalo na pag bumibili ka ng mga Lucky Charm, masusungit, matataray. Ay wala. Eh biro mo, una pa lang, binibili mo pa lang. Negative na, parang masungit, mataray, pati yung mga tindera. Oh, ay nako, huwag ka nang bumili. Negative na kagad. Okay? At dapat dinadaan sa tama, sa singing bowl. Bakit? Kasi hinahawakan yan ng mga tindera, yung Lucky Charm. Kahit na naka-plastic yan, hinahawakan pa rin nila yan. Kailangan dumaan sa singing bowl. Ako, malaki ang singing bowl ko. Mabigat. Pero may mga ibang nagtitinda ng Lucky Charm, ang liit-liit ng singing bowl. Eto, kahit figurine, pwede pumasok dito sa singing bowl ko. Hindi ko kayo pinagdadamot. Kailangan talaga dumaan, hindi dahil sa pagmamadali. Kaya sa lahat ng mga bumibili ng Lucky Charm, mag-iingat po kayo. Hindi ko ginawa tong video to para siraan ng iba. Nagsabi lang ako ng totoo. Truth hurt. Pero wala akong magagawa. Ganun talaga dapat. Hindi naman po pwede lahat ng punsoy walang concern sa tao. Hindi naman pare-pareho ang mga tao. Kung may masama, may mabuti. Kaya sana huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Nagsabi lang ako ng totoo. Malapit na naman po pumasok ang 2023. Mag-ingat sa pagbili ng Lucky Charm para hindi kayo maloko. Pakiramdaman ninyo, tingnan niyo mabuti kung totoo ang lahat ng sinasabi. At pagkatapos, pag nakikita niyo masungit na at parang may mali, huwag na kayong bumili. At kapag bibili kayo ng Lucky Charm na meron mga nakasabit na mga animal signs, halimbawa, ito, ulo to, di ba? Tapos may mga nakasabit na animal signs. Let's say, for example, rabbit. May mga zodiac sign na hindi po pwede sa mga may animal signs. Kaya mag-iingat po kayo sa pagsabit na may mga animal signs. Kasi meron tayong tinatawag na incompatible at compatible at incompatible. Ingat po. Kasi baka mamaya, bumili kayo, tapos lalo pa kayong minalas. Okay? At tandaan nyo, ang pampaswerte ay para sa mga masisipag. Yung mga tao talaga may pagpapahalaga sa kung anong meron sila. At higit sa lahat, may pagpapahalaga sa pera. At ang totoong Lucky Charm ay ang mga tao. Kasi kapag masipag ka, pag marunong ka sa buhay, marunong ka sa pera, at marunong ka lumaban sa mga pagsubok, walang malas. Ito po si Master Ang. Nagpapasalamat po sa lahat ng mga nanood ng video ko. Marami pa ho akong ilalabas na video para magising kayo sa katotohanan. At sana sa lahat ng mga nanood, huwag po kayo magagalit. Kung nagalit man kayo, pasensya na po. At sa susunod po, marami pa ho akong ilalabas po. At hanggang sa muli po, ito po si Master Ang. Marami po salamat.